Alam mo ba na hindi mo kayang pilitin ang isang taong anxious o inaatake ng anxiety na kumalma sa pamamagitan lang ng pagsabi na kumalma siya? So kung hindi natin kayang pilitin kumalma ang sarili natin, ano bang dapat nating gawin? Sa mga taong nakararanas ng anxiety disorder, may iba't ibang uri sila ng sintomas na nararamdaman na yung mga pakiramdam na yun ay sobrang overwhelming. Napakapangit sa pakiramdam na napakahirap i-describe, lalo na sa mga taong hindi nakakaranas ng anxiety disorder. And each and every time na nararanasan natin yung mga unwanted bodily symptoms na dulot ng anxiety, napakahirap i-convince ng sarili natin para bumalik sa calming state. Ang autonomic nervous system ang kumokontrol sa ating stress response. Ito ay tinatawag na fight, flight, freeze response, at kinokontrol nito yung relaxation and calming response ng ating katawan na tinatawag ring rest and digest. Pero hindi natin kayang kontrolin itong part ng nervous system na ito sa pamamagitan lang ng iyong thoughts or pag-iisip. So it means, kung ikaw ay anxious at nagpapanic attack, hindi mo mapapakalma ang iyong sarili sa simpleng pag-convince sa iyong sarili na kumalma. So instead na pilitin mo ang iyong sarili na kumalma, isang effective approach para kumalma ang iyong sarili is to access your nervous system sa pamamagitan ng iyong body. So by the way, my name is Sherwin and I just want to share some knowledge and ideas on how to manage anxiety and panic attacks. So anyway guys, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta dito sa ating YouTube channel. At pasensya na kayo kung yung iba hindi ko nare-replyan sa sobrang dami ng nagtatanong sa akin. Hindi ko kayo kayang replyan isa-isa. Kasi kung sasagutin ko kayo isa-isa, may hirap eh. Payo ko lang sa inyo, panoorin nyo yung video ko from the start. Simula sa video 1, ina-explain ko dun eh. Step by step yon hanggang dito sa latest video natin for today. Ang iyong isip at katawan ay may connection. So tulad ng iyong brain, it can trigger your body to be anxious sa pamamagitan ng pag-iisip ng maraming bagay na nagpapaworry sa iyo. Yung simpleng mga bills, kung ano yung mga gagawin mong kinabukasan sa trabaho, yung assignments, projects, yung mga activities ng gagawin nyo ng iyong pamilya, yung lakad mo sa susunod na araw, sabayan pa ng stressful workload sa trabaho. Yung mga ganitong simpleng bagay, nagkokosto ng pag-aalala sa atin. At malaking tension yung binibigay nito sa ating isip, kaya tayo nagiging anxious. Katulad nga ng sinabi ko, merong connection ang ating mind at ang ating katawan. At sa pamamagitan ng iyong katawan, kaya mong i-trigger yung calming response ng iyong isipan sa pamamagitan ng sensory soothing technique. Dati nag-work ako sa ambulance as team leader medic. Yung nature ng trabaho ko is medyo stressful, physically and mentally. Dahil life and death situation, usually yung mga na-encounter kong cases. Sometimes nakakaramdam ako ng sobrang pagkapagod. Kasi more likely stressful yung situation sa ganong nature ng trabaho. Para bang yung stress na yon sa buong maghapon is pumapatong ng pumapatong. Hindi mo basta ma-divert agad yung isipan mo. Kasi stressful yung nature. So, minsan, hindi maiwasan yung pagod na yon na dadala natin sa bahay. But one of my favorite things to do after a stressful day at work. Pag uwi ko sa bahay, nagpapahinga muna ako saglit. Then after that, magsha-shower ako for about 30 minutes ng warm water. Every time na ginagawa ko ito, after tiring day at work, para bang lumalambot yung muscles ko at nawawala yung tension sa neck and shoulder at sa buong katawan ko. Nakakapag-relax yung mind ko at pakiramdam ko sobrang gaan at kalmado ng pakiramdam ko. May mga bagay na makakapagpakalma at makakapagparelax sa atin. Tulad ng pag-shower ng warm water, it can trigger the calming response ng ating nervous system. Isa lamang ito sa aking sensory soothing technique na napaka-effective every time na ako ay tensionado, kaya sobrang stressed. Ang sensory soothing ay isang importanteng part ng bottom-up approach. Kung kaya ng ating mind na mag-isip, mag-alala, at mapa-anxious yung ating katawan, kaya rin ng ating katawan na gumawa ng paraan para ma-relax ang ating mind sa paggamit ng iyong different types of sensory organ like sense of sight, touch, hearing, and smell. Kaya mong i-turn on yung calming response ng iyong nervous system and it can soothe your brain. Ako dati kapag sobrang anxious ko at nagpapanik ako, ini-stimulate ko yung sense of smell ko. Nagpapahid ako ng mentholated ointment or essential oils
sa aking nose at sa aking batok, sintido, para kumalma yung sarili ko. Ito yung effective sensory soothing technique ko kapag nagtitrigger yung panic attack ko out of nowhere, lalo na kapag nasa trabaho. Ito yung tinatawag na sensory soothing at napaka-effective na coping skills nito kung ikaw ay anxious. Nakakatulong ito para ikaw ay makapag-focus at present moment at pinapabagal nito ang iyong anxious thoughts. So kung sobrang lakas ng iyong anxiety attack, break for a while at subukan mo itong sensory soothing technique. So by the way guys, hindi porket effective sa akin yung sensory technique na tinuro ko sa inyo kanina is maaaring effective na sa inyo. Kailangan nyong hanapin yung sensory technique na maaaring angkop na makakapagpakalma sa inyo every time na kayo ay anxious. Sigurado akong effective sa inyo itong sensory soothing technique na ito dahil ito ay science-based, pinag-aralan, scientific at may explanation. So ito yung mga list ng sensory soothing skills na maaari mong gawin kapag ikaw ay sobrang anxious at nagpapanic attack. First is smell. Subukan mong umamoy dahan-dahan ng mga bagay na makakapagparelax sa iyo. Based on the study, sa mga taong may anxiety, effective daw yung mga lavender scent. Try mo rin yung mga mentholated cream o kaya ointment or essential oils. Sa akin, usually yung pinaka-effective sa akin para ako ay kumalma is yung peppermint scent. Maganda rin yung mga lemon essential oil. Meron rin akong Himalayan salt inhaler na maaari mong orderin through online. Ito siya, oh. Yan. Color violet siya, lavender scent siya. So kung gusto mong umorder nito, mali mo effective rin sa inyo. Try nyo na lang umorder. Ilalagay ka sa description box kung saan kayo pwede mag-order. Next is touch. Subukan mo mag-warm bath. Napaka-effective nito kapag sobrang stress ka. Tapos yung ang sakit ng katawan mo, yung tension sa katawan mo is sobrang nararamdaman mo. Napaka-effective nito. Ako naman, kapag sobrang anxious ko at nagpapanik attack ako, laging merong wet towel nakalagay sa ref ko. At nilalagay ko yun sa batok ko kapag sobrang lakas nung panic attack ko. Tapos nag-iilamas ako ng malamig. Try mo rin mag-pet ng animals. Kasi sabi sa study, yung affection sa animals, lalo na yung mga pusa, tsaka aso, nakakapagpagaan to ng pakiramdam ng isang tao. Actually, ako meron akong alagang pusa. And every time na stress ako, nakikipaglaro ako sa kanya, pinipet ko siya, pinapakain ko. Hinihigop nito yung negative energy, tsaka yung stress na nararamdaman ko. Kapag sobrang anxious naman ako, naliligo ako ng sobrang lamig na tubig. O kaya, laging may nakaready na yelo or ice pack sa freezer ng ref ko. Tapos pinapahid ko yun sa mukha ko at sa bato ko, sa katawan ko. Dahil dun sa paraan na yun, nai-stimulate natin yung calming response ng ating nervous system. Next is taste. Drink a warm drink slowly or subukan mo kumain ng paborito mong candy. Sa trabaho, lagi akong merong baong candy. At yung candy na yun, sobrang anghang nun. At lasang-lasa yung fruity flavor niya. Every time na ako ay anxious or feeling of stress, kumakain ako nun para ma-divert rin yung attention ko sa mga nararamdaman ko. Sa iba, effective rin yung pag-inom ng warm chocolate or milk drinks. This can help them soothe. Next is sound. Pumunta ka sa lugar na tahimik. Hanapin mo yung comfortable position mo. Kung ikaw ay nakaupo o kaya nakahiga, basta tahimik yung lugar. Try mo makinig ng calming music gamit ang iyong earphone or headset. Pwede ka rin mag-jogging or walking habang naka-headset. Pinapakinggan mo yung calming music habang ina-appreciate mo yung nature sa paligid mo. Ako ang ginagawa ko, after a long weekdays of tiring work, pag uwi ko sa bahay, papatayin ko yung ilaw, pupunta ako sa tahimik na kwarto ko, tapos ito-turn on ko yung scented air humidifier. Naglalagay rin ako ng black eye patch, tapos nakikinig ako ng nature sound. Yung sound of rain, sea sound, basta yung nature. Usually meron yan dito sa YouTube rin, sinesearch ko lang rin siya. So ito lang yung mga list na ginagawa ko kapag ako ay sobrang stress para bumalik sa calming state. Usually effective rin to kapag ikaw ay sobrang anxious or yung pairamdam na nagpapanic attack ka na. Ito ay mga simpleng sensory technique lang na maaari mong gawin. Maraming different types na pwede mong i-stimulate yung sensory organ mo para ikaw ay kumalma. So hanapin mo yung effective at angkop na sensory technique sa iyo at masterin mo ito. So that's for today. I hope meron kayong natutunan dito sa video natin for today. And please subscribe, like, and comment down below. And click the notification bell
para lagi kayong updated sa latest upload ko. Maraming salamat po. Paalam!